Ayan, nandito tayo ngayon sa loop ko. Bali ngayon, ako ang featured sa vlog natin kasi may nag-request sa atin na i-featured din daw yung loop natin o yung kalapati natin. Ayan, bali yan, ako nga pala si Alvin Jan P. Perias. Bali nakatira ako sa Gimbunan Gloria, Oriental Mindoro. No, nandito yung loop ko sa Sitio Masagana. Ayan, bali, first na laro ko or bakit ako pumasok sa larangan ng pag-ibon. Kasi dati, nagtrabaho sa Manila. Nung nagtrabaho sa Manila, umuwi ako sa Mindoro para dito na mag-work kasi nandito yung pamilya ko. 2014 yun, nung umuwi ako. Meron nga pala akong kabrad or kabarkada sa Bago Bantay, Quezon City. Shoutout kay Franz, Tol Franz. Siya yung nag-introduce sa akin ng kalapati. Honestly, hindi naman ako mahilig sa kalapati nung bata pa. Manok ang hilig ko nun. Ayun, bali binigyan ako ng dalawang kalapati ni Bro Franz. Beckart daw yun. Nakalapati. Yun. Doon pa kami nakatira sa kabila. Gumawa ako ng maliit na loop. Medyo maliit na loop. Yun yung una kong kalapati, yung dalawa na yun. Yung first laro ko, nakita ko na may club. May something na race pala ng kalapati. Sabi sa akin ni Bro Franz, hanap daw ako ng club. Yung parang club dito. Yun, sa madaling salita, nakakita ako ng club. Ang una kong sinalihan nun, PRPC, yung sa Pinamalayan, Pigeon Racing Club. Tapos sumali na lahat ako, naiputan. Lahat ng club dito sa Oriental Mindoro, nasalihan ko, bukod lang sa Kalapan. Bali yun, Gloria, yung GFU dati, Gloria Panzers Union, kasala ko yun, wala na doon, wala na ngayon. Then, dating SSRPC, OMFC, ano pa, yung kay Boss Danny James dati, na club, MHPC, no? MSB, MPSI, Bansud, BPFC, kasali rin ako hanggang Bungabong sa BRPC noon. Then, ALAB, yan, SEPC, SBFU, lalos lahat ng club dito sa Mindoro, no? BPHA, Bansud Pigeon Club, halos lahat, wag lang yung Kalapan na club, hanggang anak ko, Bungabong. Ayan, bali noong 2015, una kong laro, ang ginawa ko, hindi kasi ako mahilig sa mga tukod, no? Or kasi uso dito sa Mindoro yung nagtutukod yung ibon na laro galing Manila. Nakapanood agad ako ng video na tungkol doon sa tukod kaya hindi ako na kumuha ng tukod. Mostly ang ibon ko is direct or auction bird, no? Yan, sa auction mayroong ino-auction na ibon para sa tulong or something, may nagkasakit sa Manila yon, tapos mag-auction ng ibon. Doon ako nag hanap ng mga ibon. Medyo may presyo pero okay lang. Hindi naman ganun kataas. Ayan, medyo tumatila nga ako kasi may ibon kami parating galing Mambusaw. Ayan, hindi pa nadating. Ayan, bali yun, 2015, una kong laro. Kaya alam ko na yung mga bloodline. Ang una kong nakuha, kung gusto ko talagang laro is kay, bloodline is kay Boss or kay Mang Tom, kasi si Mang Tom nun is active vlogger, no? Nagba-vlog na siya. Hindi pa video nun, vlogger, yung sulat-sulat pa. Bali yun, nabasa ko yung mga achievements niya. Yan, naghanap ako ng ibon na related sa kanya kasi medyo mahal pag direct. Dito lang huli ako nakakuha ng direct na bloodline. Ang una kong laro is 2015. Nag-champion agad ako sa BRPC, no? Bungabong Racing Pigeon Club. Newbie sa North. Bali, apat ang nilaro ko, lahat yung umuwi. Dalawa doon, first overall at third overall. OB. Kasi yung isa kong third overall, bali ano yon, ng tumukod sa loop ko para gusto ko siyang isauli, nire-race ko siya. Kaso, nakauwi na hanggang Tarlac, hanggang Pangasinan, uwi ng uwi.
Honestly, mabilis yun. Dapat yun yung first ko. Kaya lang, hindi agad napasok kasi nga hindi taga doon sa akin. Pero nakatapos siya ng karera. Third overall or fourth overall, parang ganun. Pero first overall pa rin ako. Ang lahi nun, ang una kong ibon na nabili talaga is from Sir Jason Palmero, no? Taga Pinamalayan. Shoutout Boss Jason. Taiwan yun at isang PFC. Yung ring, hindi ko alam kung anong ano, pero direct sa kanya yun, hindi ko alam tukod o ano yun, pero Taiwan. No, yung ibon na yun nandun na ngayon kay sa mga Basa Brothers, hindi ko alam kung ano, pero parang nag-produce din yun sa kanila at kay Boss Di Castro. No, bali yun yung unang champion ko, OB, BRPC. Sunod is GFU, naglaro ako ulit ng Pangasinan. Yun na yung Tommy De Vera ko, first champion, first overall champion. Na nakakombine, nilaro ko ng La Union, bali apat yung pinagla ko ng La Union sa special race, hindi siya nakauwi. Kasi yung dulo ng pakpak niya is laglag. No, bali yun yung first overall ko sa GFU. Ano siya, complete clacker mula dulo. Ayan, sunod kong ano is taon-taon meron naman pa-uwi. Ayos naman yung pa-uwi natin. May video lang yung mga ibon. Ayan, north and south, ang pinakamahirap na karera dito sa Mindoro is south para sa akin. Doon mostly, pero may first overall ako noon, solo clocker din. Tommy De Vera din yan, si Kulit, TDB Kulit. Limang beses na south, no? Nag-champion siya, nag-solo clocker siya sa Bansud MPSI. No, yung ibo na yan, solo siya ng Altabas. Hindi ako nagkakamali. Altabas, yun. Bali tatlong beses siyang, bali palima siyang beses na tinawid ng dagat. And nag-solo siya, siya lang nag-clock. No, nung last south, ang pinakang ibon na nakilala talaga ako is yung solo clocker ako ng Tarlac. And yung ibon kasi na yon is Tommy De Vera line cross kay Brother Lihano. Nagbumabag yun noon, umuulan. Walang nag-clock sa buong Oriental. No? Ako lang yung nag-clock na sa club. No? Marami naghagis noon hanggang Occidental, etc. Ako lang yung nag-clock nung Tarlac. Bali, ang kwento ng ibon na yon, nilaro ko siya ng 100 days. Dapat champion din siya sa BPFC. Antigas ng ulo nung ibon kasi yung Tommy De Vera ko mantigas ang ulo na pagumata pa no pagbata, pero nauwi siya hanggang hahagis nun hanggang mawata o turbina, pero yun pag nauwi siya mabilis siya umuwi, nandun lang siya sa niyog. No, ang ginawa ko nilaro ko ulit, no, kaso nung Bulacan na nakatop siya kasi ng itlog, yun yung kwento. Tapos na aksidente si Mrs. bago ikarga ng Pangasinan. Nung Pangasinan nga, last lap yun, hinintay pa kami ng ibon kasi galing hospital. Hinintay pa kami bago bumaba. No, dapat first din siya. Ikot siya ng ikot. Tapos nung galing hospital, pagdating namin, saka lang siya. Ako pa rin nag-clock kasi pinabantayan ko. Yan, bali yun yung solo clocker natin. Nandito pa yung ibon, papakita natin mamaya. At si Kulit. Yung iba kong breeder na kay Boss Roen Ortega, shoutout sa Victoria kasi magko-combine kami for breeding. Kasi siya sa breeding, para sa akin racing lang. Kaya lang, marami pa rin tayong ibon. Hindi natin maiwan kasi medyo may presyo. Yun. Wala pa yung ibon natin. Tingala. Ayan. Sa sistema naman, sa breeding, mula umpisa, yung bloodline yung pinaka. Para sa akin, bloodline yung... kasi halos lahat ng champion sa Manila, nagpumupunta ako sa mga makarating ako kina Speedy J, yan, yung mga mag-iibon sa Manila, direct. Kaya lang, sa dami ng napasingsing natin, may mga ibon talaga na kahit galing sa mga champion, hindi hihiyang, no? Hindi parang hindi hiyang sa kanila, sa atin. Ibig sabihin, hiyang sa kanila, hindi sa atin. No? Yung Tommy De Vera ko, medyo hiyang sa akin kasi apat na first overall.
champion, dalawang solo clocker, then ang dying finisher, no? Then may mga ibon akong nanakaw, no? Yung mga auction bird ko talaga is lahat ng cock is nanakaw sa kabila. Yung mga Vandenbroek ko na producer, wala na akong Vandenbroek, nanakaw lahat yun. Kaya yun, ang natira sa akin is yung Tommy De Vera, Bernasa, na auction, yung mga Brown na Bernasa. Yun yung mga nilalaro ko ngayon. Ngayon kumuha tayo ng bago acquire ng mga bloodline, ng mga speed. Kasi yung ibon na sa amin is malapit pero mahirap kasi natawid ng dagat agad. Ayan. Yan, bali doon, bloodline. Sa sistema naman, halos pare-pareha. So, sa dami na napuntahan namin, pansir, iba-iba yung sistema. Depende na rin siguro sa resources mo, kung meron ka. Yun, mostly meron ako laging ideal or victory. Yung ganito, victory. Sa digestion, meron itong ideal white yun. Tapos meron pula-puti, yun yung uso ngayon dito sa Mindoro. Ito pala yung pula at puti. Ito, multivitamins, calcium, no, pang manok to. Kaya pula-puti kasi puti yung laman ito. Yan, puti. Dito na rin. Tapos ito naman is pula. Pula pa yung ibon. Kaya tawag nila puti, pula-puti. Ito yung inabigay ko pag inakay. Yan. Ano eh? Hulog. Tapos, meron dito ang pampurga, yung astig, rakdab astig. Yan yung una muna sa breeding. Tapos, yun lang naman. Dati ang daming gamot na gamit namin. May mga pang bilgasol, pang, ano, pang sa tubig. Yan. Sa sistema naman sa breeding, mostly yan, pula-puti. Pag medyo malaki na yung inakay, pag asuntok na, may balahibo na. Tapos, ang sunod namin na, ang sunod kami nibigayan sa tubig, yung kay Edsel. Ito, yung Edsel, probiotics. No, yan. Ito yung lagi binibigay natin. Probiotics. Lagi yan. Pag Lunes, bawang, oregano. Yun naman typical, bawang, oregano sa Lunes. Na may apple cider. Meron akong apple cider. Alpabi, ano nga, ubos na yun. Yun, eh. Yun yung buti. Yan, ito apple cider, ubos na. Ito yung tuwing Lunes. Apple cider. Yan. Tapos sa maintenance naman niya is ano lang, electrolytes. No? Protolytes, yung mga ganun. Yun, pag medyo malaki na, binu-viewing ko na sila doon sa taas. Dati sa baba yung loop ko, ngayon tinaas ko sa taas. Makikita niyo naman sa video. Yan, sa training naman, mostly wala man masyadong gamot na binibigay. Loop fly, tubig lang, then plier mix sa patuka. Pag derby na, yan, bago ma-first lap, nagbibigay kami ng yung ideal, tapos nagpapatikim na rin ng bilgasol sa tubig. Tapos yun lang, training, toss. Minsan, kasi pag mag-toss, pag may taga-toss, pag minsan walang taga-toss, edi walang toss. Tapos yan, sa derby, ganun din, bilgasol, victory. May mga trinay akong gamot, hindi nag-okay. Kaya itatry ko ulit na walang gamot. Ayan, depende kasi yan, adjustment sa patuka, magdadagdag ako ng safflower, yung mga ganun, carbo loading. Yun yung ginagamit. Pero as newbie dati, nananalo naman agad ako kasi nga, nag-research na agad ako sa internet noon ng kung paano gawin sa ibon. Then yung bloodline yung mahalaga. At history ng bloodline, no? Dapat na nananalo. Ayan, ayun, pakita natin yung ano, yung solo clocker. Ito muna, video mo pre. Isa-isay natin tong breeder natin. Bali ito, ito yung Tommy De Vera umuwi nung south, finisher siya. Tapos racer yun, lion ng racer.
Yan, Tommy Rivera yan. Sa may ano sa mata. Tapos, ano, yan. Ito naman, bagong acquire ko. Ribbon. Yan. Bali, ito is machete line daw. Yan. Galing sa Quezon province kay Aljun. Ngayon. Ito kay Lihanong Ibon. Kay Michael Lihano. Raybon, yan. May shoutout kay Boss Michael. Didilip yung pangalan. Ito, yung mga bagong acquire natin sa auction, mga speedbag. Yan. Tapos ito, ito, ano, Tommy Rivera line, cross muta line daw, nila Gwilen, nila Roen. Tapos itong babae, yan, Tommy Rivera ko na Ibon, inbreed. Ayan ang mga yan. Yung mata nila. Ayan. Tapos ito, bagong acquire din natin. Parang may sakit yung YB. Ayan na natin yung pal. Ito, Bernasa cross sa anong line. Bernasa. Yung brown ko na Bernasa. Yan. Tapos ito, Tommy Rivera din to. Ayan. Tapos... Ayan, ito kay ito yung tatay nung champion ko. Ayan, yung kay Lihano. Ayan, bumaba. Ayan, yung tatay nung champion ko. Ayan, kay Lihano yan. Gift bird sa akin. Oo, ito ka. Ayan. Tapos yun, to itim na to, nakuha natin kay Boss Astro Boy. Ayan, Boss Astro Boy kay Yab-Yab ng Pangasinan. Tapos itong mga bagong kuha natin yan, yung mga ibon na yan, acquire din natin sa auction yan. YB pa yan noon. Mga Tommy Rivera at Percy Brown. Ito, hindi pa nauwi. Yan, yan. Tommy Rivera din yan. Cross kay Delio. Biniram natin. Yan. Ito, kay ano, kay nabili natin tong ibon na to sa Manila. Tapos isa kay Lihano yan. Ito, auction bird. Ito naman kay Crispo, anak ni Felix, no? Ito daw yung anak ni Felix, kay Crispo brother. Kung kilala niyo yung first overall nila, yun yung anak. Tapos ito, dito. Ito yung La Union ko, yung sa dulo. Yan, nilaro ko yan kay Crispo rin. Pinasingsing ko. La Union, finisher siya. Ng special peep overall sa PRPC. Ito naman, downline ni Bingo, Vicentingo. Awa natin. Tapos ito, yung mga bagong acquire natin na white. Yan, pang speed and long distance. Tapos yung grizzle sa taas. Yan, kay J.O. na lang, J.O. Diaz. Yan. Yan, ano ko na kayo doon? Dito naman tayo, patay muna. Okay lang yung patay. Yan, ito si Solo. Yan, para solo to, solo sa solo. Right, look na. Yan, ito yung sa solo ko dito. Ito yung marami kong trophy. Solo clacker ng North. Solo clacker ng Tarlac to. Siya lang umuwi. Buong Mindoro. Yan. Hen to hen. Yan yung ibon. Ito yung mata niya. Yan. Si Solo, 70. Parang ano yun? 76 ang pangalan nito. Solo 76. Ito naman kapatid niya sa nanay. Solo rin to. Ito yung 5x SDR South. Yan, meron pa nga ano, Sigma. Ito yung solo sa Bansud MPSI. Yan. Ito yung ibon. Magkapatid sila sa nanay. Ang tatay kasi nito is Surigao. Iba yung tatay nila. Ayan, para sila ng mata. Ito yung ibon na laging may one eye cold. Ayan. Solo din to. Solo ng, alam ko, Altabas eh. Altabas. Yan. Ito yung mga ano natin, bagong YB. Yan. Kapatid nila sa nanay. Yung isa. Ito. Yung mga bagong tuturuan natin. Yan. Thank you. Shout out. Doon pa tayo sa taas. So, ito yung loop natin talaga sa flyer. Pasok ka. Ito yung mga pang-north natin ngayon. Yan, mga pang-north. Mga inakay.
Yan, yung mga inakay. Pang North na yan, tatlong club. Ito naman yung mga matatanda nating North. Yan. Yan. Yan yung mga palaban natin ngayon sa bago sa North. Ubus na yung South natin. Yan. Napala ito yung sticker. Pakita ko lang. Ito, kinakabit sa ring, sa sing-sing ng ibon. Example, itlog natin. Yan. Ito yung may sing-sing yan. Nilalagay yan dito. Tapos, yan. Kukut-kutin mo yan. Doon sa mga ano. Yan. May number yan. Yan yung iti-text mo. Yan yung number na yan. Itong, ano mo. Yan, may number yan. Detext mo yan dito. Pakita natin. Yan, ito na yung sa ano. Sa, yan, itong sticker na yan. Di ba may number yan? Yan, itong number na to. Toto. Yan, ilagay mo yan dito sa, dito sa sticker dito. Sticker number. Yan. Lalagay mo yan, tapos isi-send mo. Yan, tapos yan, makikita mo na yun. Ngayon, kuwari nyo, may mambusaw copies. Ito yung mga nagpa-uwi. Yan, first si Junder. Si Junder Luzona naman. Meron ang umuwi, mga dami na. Oh, 50 na, 50, 60, 62 na umuwi. Ayan, nandiyan na rin si Boss Chris. Ayan. Ayan yung mga umuwi. Ayan, ganun lang yung, ano, yung clocking. Ayan, ito yung loop ko. Ayan, may mga ano. Ito yung viewing area. Yan. Ito yung mga box perts na tawag. Yan, box perts. Ayan, thank you. Shoutout sa lahat ng kalapatids na vlog natin or nag-welcome sa atin sa vlogs. Maraming salamat po. Shoutout din kay Donald, sa ating photographer, kay Kenneth, sa drone shot at sa mga videos natin, sa Mindoro Travel Guide Groups, sa 2N Pro Family, sa Araw Up Media, sa family ko, at sa lahat ng kalapatids dito sa Oriental Mindoro. Hopefully, maisa-isa namin kayo at ma-welcome nyo kami. Good luck sa mga karera and more race and more enjoyment to come. Thank you.